Hello mga palangga, welcome back to our channel, Diary ni Langga. I'm John Paul. Marami sa mga subscribers ng channel na ito ang nagtatanong kung saan at paano kami nakakapag-edit ng aming mga videos. At nabanggit ko na rin sa mga previous videos ko na ang ginagamit ko sa pag-edit ng aking mga video is yung cellphone. Pero share ko muna sa inyo guys, way back during college and high school, ang ginagamit ko talaga sa pag-edit ng mga videos is yung movie maker. So yun ang ginagamit ko kapag nag-edit ako ng mga film videos namin or mga project namin na mga videos. So yun ang ginagamit ko, yung movie maker. But when I started here in YouTube, yung katrabaho ko introduced to me the KennyMaster mobile app. And this is the application na ginagamit ko sa pag-edit ng mga videos ko dito sa cellphone ko. So starting my first video here in our channel until now, KennyMaster lang ginagamit ko sa pag-edit ng mga videos na ito. For me, KennyMaster is really user-friendly at napakadaling mag-edit ng mga videos dito. Especially kung nagsisimula ka pa lang dito sa YouTube at naghahanap ka ng mobile app na pag-edit ng iyong mga videos, KennyMaster is really good for you. And today's video, tuturuan ko nga kayo kung paano nga ba gamitin itong KennyMaster mobile app for basic vlogging. Lalo na kung nag-i-start ka pa lang dito sa YouTube at small YouTuber ka pa lang, well, this video is perfect for you. So just keep on watching. Pero bago tayo mag-start, mention ko lang muna yung nag-encourage sa akin kung paano gamitin itong KennyMaster. His name is Matthew and he has his own YouTube channel named King Matt TV. So don't forget to check his channel after this video. And without further ado, let's go with our mobile phone. So ang una mo nang gagawin is kailangan nyo muna mag-download ng KennyMaster mobile app sa inyong cellphone. Dala kayo sa Play Store. Tapos, search nyo lang is KennyMaster. Make sure nilalabas itong KennyMaster. Ito ang itsura niya guys. Oh. KennyMaster Video Editor Video Maker. So yan ang i-download nyo. Able to download the KennyMaster, so make sure that yung KennyMaster is nagre-reflect na siya dun sa mga applications mo. And before you proceed with KennyMaster, make sure first as well na naka-prepared na yung mga videos na gagamitin mo sa pag-edit. So dapat naka-prepared na yung mga videos mo. So once na meron ka ng videos na naka-prepared, let's go with our KennyMaster. So open lang natin yung KennyMaster. So ito lang kanyang nasa left side. Ito yung kanyang magiging home screen dapat. So click natin yung plus sign button para makapag-create tayo ng panibagong video na i-edit. So, punta tayo sa media para ma-import mo yung mga videos mo from your gallery. So, click nyo lang itong media button. Tapos, hanapin nyo lang yung mga videos na gagamitin mo sa pag-i-edit. Let's say this one. So, may mga videos na mataas yung kanyang resolution. Kailangan natin yung siya convert doon sa nire-record ni KennyMaster. Don't worry guys, hindi naman nasisira yung quality ng video. So just on resolution lang kailangan sinusupport ni KennyMaster. So click mo lang use 720 copy. Mga videos na gagamitin natin. So let's say yun na nga yung mga videos. So click lang natin yung checkmark button. So, dito lalabas yung mga videos na in-import natin na videos. So, next naman is yung pagtatanggal ng dead air. Since yung mga video ko is educational and informational, so, kailangan tinatanggal ko talaga yung mga dead airs. Kaya, panood nyo yung mga videos ko is mabilis ako magsalita kasi nga tinatanggal ko yung mga dead airs. Sa pamagitan ng pagtatanggal ng dead air, guys, is hindi mababored yung nanonood sa video mo. Kinakat ko yung mga dead airs, tapos pinagdudugtong-dugtong ko yung mga videos. So, teach ko kayo kung paano nga ba magtanggal ng mga dead airs sa video. Ganito na nga magtanggal ng dead air. So, una muna, play muna natin to. Hello, ma. Ayun, so dead air yung una. So, kailangan natin tanggalin. Iyon. So, cut natin to. Click nyo lang yung video. Tapos, click nyo itong parang merong gunting, tapos click nyo lang itong trim to the left kasi nasa left siya para matanggal yung nasa left. Tapos check na lang natin. Tingnan natin. Hello mga palangga, welcome back. So meron pa rin siyang dead air. So click ulit natin yung video, click natin yung gunting, tapos click yung trim to the left. Hello mga palangga, welcome back to our channel. Diary ni Langga, I'm John Paul. So yan, dead air na naman siya itong mga kasunod. So click natin itong gunting ulit, tapos click ulit natin yung right naman, kasi nasa right naman siya. I'm John Paul. So, meron pa rin siyang konting dead John air. John Paul. So, tanggalin pa rin natin yung dead air na yon. Yan lang, pagtatanggal ng mga dead air. Tapos, dito yung masasunod na video. Marami sa yan, tanggalin lang din natin yung dead air na yon. Click ulit natin to. Tapos, click na natin yung okay. So, kapag pinay mo to. Langga, I'm John Paul. Marami sa mga subscribers diba? Ng channel parang na ito ang nagtatanong kung saan bilis at paano kami nakakapag-edit. Diba? Nagawin nyo lang siya sa lahat ng mga videos. So, meron namang option, guys, kung ayaw nyo yung gamitin. So, yun ang ginagamit ko, yung movie maker.
meron naman dito, ito, pwede nyo naman ganihin. Click and tap and hold nyo lang, tapos yun. Pantanggal na rin siya ng... Ang ginagamit ko, yung movie maker. Pangkat na rin siya. So either yun... Ginagamit ko, yung movie maker. Or either ito. Yan, ito yung gusto ko, diba? But when I started here... Look. So yun ang ginagamit ko, yung movie maker. But when I started here in YouTube, yung katrabaho ko introduced to me the Kenny Master mobile app. So after removing the dead airs is to adjust the volume of your videos. So mas maganda talaga guys kung clear yung boses mo at saka malakas yung boses mo sa bawat video. So paano nga ba i-adjust yung volume ng videos compare from the original video? So click nyo lang itong video na ito. Tapos click natin itong parang may sound icon. Tapos yan, naka-original siya guys in 100%. So ang ginagawa ko guys, tinataasan ko siya, ginagawa ko siyang 150%. So kayo, nasa sa inyo kung gusto nyo gawing 200, ganun. So depende kung malakas o mahina yung video. Pero i-adjust nyo lang yung volume or sounds ng mga videos nyo. Lahat ng videos dito. Yan. Now naman guys, tuturuan ko kayo paano nga ba maglagay ng overlay sa videos mo. Click mo lang itong layer. Yan. Tapos meron madaming options dyan kung anong overlay ang gusto mong ilagay. So, pwede mo ilagay yung media. So, sa media, pwede ka maglagay ng picture at saka ng videos on top of the existing video. So, let's say picture. Lagi ko nilalagay rather sa aking mga videos is itong logo na Diary Nilangga. So, picture lang yan guys. Yan. Pwede nyo i-move, palakihan o paliitim. And pwede nyo i-move. So, nilalagay ko siya lang dito sa gilid. Pag okay ka na, click mo lang itong check icon sa gilid. Tapos, kung gusto mong i-move, kung saan mo gustong ilagay yung videos, tap and hold mo lang itong item na to. Ayan. Tapos, move mo lang ng kamay mo. And then, pwede mo again i-move kung gusto mo i-cover. Kung alam saan, anong videos, kung hanggang saan video yung i-cover mo nitong overlay na to. Ito naman sa ilalim guys, meron dyang voice. Itong voice na to guys, kung gusto nyong lagyan ng voice over yung video nyo. So, click nyo na itong voice. So, click nyo na yung start icon kung gusto nyo magsalita. Hello guys, welcome back to our channel. Diary Nilangga, I'm John Paul. Pag-click nyo yung stop, matik na siya magsisim. Magkakaroon siya ng parang ganitong item din. Ayun. Pwede nyo siya move o hindi. So, yun yung voice na yun. Ito namang audio, guys, is yung pagdaligay ka ng mga sound effects. Lahat ng mga nasa files nyo, ng mga dinownload yung mga sound effects dyan yan. So, pwede nyo gamitin na yun. So, let's say, for example, itong anime sound. So, click nyo lang itong play icon. May play icon kung gusto nyo marinig muna kung ito nga ba talaga yun. Just to validate the sounds. At saka kapag okay, click nyo itong plus sign icon kung ito yung gusto nyo. So, yan. Pwede movable siya, guys. Gusto nyo yung move o hindi. Gusto nyo i-duplicate, click nyo ng video. Tapos may 3 icon, 3 buttons dyan. Click nyo na yung duplicate. Kung gusto nyo i-duplicate yung sound effects na yan. So, pag sa duplicate, guys, syempre, madodoble siya. And then, pwede nyo i-move yung isa. Yan, gamitin nyo yung kanyang kapareha sa ibang mga part ng videos mo. Don't forget this. Ito yung lately ko lang natutunan dito sa Kenny Master app. Make sure, guys, na dapat hindi natatabunan yung sinasabi nyo. Hindi natatabunan ng sound effects. So, paano nga ba mangyari yon? Click nyo lang itong item na yon, tapos meron ditong background. So, click nyo lang itong background. Tapos, yung kanyang sound icon, so, volume button pala, pwede nyo ta. So, pwede ka din maglagay ng mga background music, ganun. Yun, so yun yung meron dito, music, audio, media, and layer. Tapos ito namang store icon guys, ito yung kunwari, punta ka sa Kenny Master na store, ganyan nga, pagda-download ka ng mga effects na available sa Kenny Master, mga stickers, at saka mga animation. Tapos itong play naman, play button naman na to, kung gusto mo i-check kung okay ka na ba, ganyan. So, yun yung play button. Tapos dito naman sa gilid guys, itong parang may arrow, kung gusto mo to na undo, kamali ka lang, click nyo lang yung undo button. Yan, tapos balik nyo na, yan, balik nyo lang. Tapos ito pang may share icon guys, let's say for example, okay ka na. Click mo lang yung share button na yon. Tapos, click mo lang yung export, kung gusto mong, kung okay na. Ayan yung pinaka-shortcut kung okay na yung video mo na na-edit mo. Ginagawa ko is itong button na to. Yan. Click mo yan. Ayan, may kita mo dyan lahat ng mga videos mo. Tapos, ito yung ginawa natin. Tapos, merong share icon din dyan at play button. Gusto mong i-check, i-play. Ayan, pwede mo i-play. Yan. So, usually, ginagawa ko, nare-review ko muna yung video bago ko i-save. Tapos, itong 3 icons naman, gusto mo i-duplicate yung video or delete. So, save natin, try natin i-save yung video natin, yung ginawa natin. Click natin yung share icon. So, ito may lalabas dyan kung gusto nyo, kung gaano ka
ano yung capacity ng video nyo, kung high or low. So, lagi kong ginagawa, syempre high. Tapos, click nyo yung export. So, antayin nyo lang siya, guys. Matapos yung pag-export, matapos itong pag-export na to, do not cancel it, okay? Tsaka, huwag nyo hayaang mamatay yung screen nyo. Mas maganda na nakabukas na yung screen nyo. So, kapag natapos na, guys, ang pag-export, ito yung kanyang, ito yung lalabas. So, meron na siyang parang file dito sa gilid, itong nasa file na sa gilid, nasa right side. So, big sabihin yan, okay na. Nandun na siya sa gallery nyo. Automatic na siya mapupunta sa gallery nyo. Pero, mas maganda ko i-verify nyo na din. So, punta na lang kayo ng gallery ng phone nyo. At ayun, makikita nyo, ito yung video na in-edit natin. So, that's it. Diba? Meron ka ng video na naka-prepared at pwede mo na siyang i-upload. Ready to upload na siya sa inyong YouTube channel. So that's it! Napakadaling gamitin ng KineMaster, di ba? As long as you're able to export the video, mag-automatic save na siya sa inyong gallery at pwede nyo na siyang i-upload dito sa YouTube mobile app nyo. I hope you enjoy watching this video and learned a lot of things, especially in using this KineMaster for your basic vlogging. At encourage ko lang yung mga tao na gusto mag-start ng kanilang YouTube or gusto mag-start ng kanilang pagbablog. Kahit wala kang laptop or netbook, as long as you have your mobile phone, you can start your channel or pagbablog now. So kung nagustuhan mo ang video na ito, do not forget to hit the like button below the video. At kung may mga questions ka, suggestions, or anything that you wanted to say with this video, let me know in the comment box. Again, here in our channel, we're giving free contents for self-improvement, life tips and tricks, and product reviews. So if you're new to our channel and you like this kind of content, more content such as like this, do not forget to hit the subscribe button and hit the bell notification button para updated ka for our next videos. Kung gusto nyo magpa-shoutout sa next video namin, or if you are an entrepreneur and you have a small business, we are now officially open to collaborate with your small business to promote and market your products. So if you want to collaborate with us, don't forget to go with the description box with this video. At meron kami mga link for our social medias platform, so just click our link and let us know. At huwag nyo palang kakalimutang panoorin yung mga previous videos namin right here. Again, this is John Paul and I hope you guys have a beautiful day and have a great life. Hanggang sa muli mga palangga. Paalam!